campi naman ang business sectors sa proposal na ito ni Gunigundo. Sabi nila, gagastos man ang gobyerno ng halos 100 bilyong piso para rito, sulit naman daw para makasabay na ang mga Pinoy sa mayayamang bansa. Umalma naman ang ilang guro at magulang. Dagdag gastos daw ito at may iba pang dapat unahin ang gobyerno gaya ng pagsasaayos ng mga silid-aralan at pagbibigay ng mga dekalidad na libro. Joey Falcon sa Pool sa News 5. Depende ho yan kung sino ang tatanungin mo sa sektor ng ating lipunan. Kung tatanungin niyo po ang mahihirap, isasabihin ho na mahihirap, natalo yan dahil dagdag dalawang taon na naman na gastusin, matrikula, baon ng mga bata, pamasahe. Pero kung yung medyo nakakaangat ng konti, okay ho sa kanila yan dahil nga naman tayo na lamang ang bansa rito sa Asia na kulang ha, na para yung, maging competitive. Yung elemental. Pero meron na tayo ngayon dito sa atin na may mga ilang schools, mga private schools na hanggang may grade 7. Pero yung ibang bansa kasi lahat in may grade 7 na tapos may extra pa. May 8th grade pa sila. So kailangan siguro natin medyo pumantay na dun sa antas na yon dahil napag-iiwanan na ho tayo kahit saan ka pumunta. Pero dahil sa marami ho tayo mga kababayan dito mahihirap, abay, para sa akin ho, italo yung balitang yan. Dahil dagdag-gastos ka naman yan. Erwin, talo talaga yung balitang yan kasi I think dapat tayo mag-set ng priorities. Hindi pwedeng lahat, alam ko marami tayong problema at lahat gusto nating lutasin. Pero dapat may priorities yan. Unang-una, kita niyo yung classroom dun sa video, may butas yung pader. Parang dadagdag pa ka tayo ng years. So, ibig sabihin, kailangan dumagdag ng, dadagdag ng sudyate, dadagdag ng mga teachers, facilities at kung ano-ano pa. Paano yun magyayari? Yung mismong facility, hindi pa sapat para ma-welcome ang 2 extra years of school. Another 2 years na naman. Like most things, no? Parang it's not about the length. It's about the quality. Yo! Pero nga naman, pag ganun yung sitwasyon mo, ang hirap-hirap mag-diskusyon tungkol sa kalidad. Kung yun nga, mula sa textbooks, minsan yung quality ng teachers, minsan yung classroom, tapos nag-shifting pa yung mga estudyante. Yun, paano naman magbibigay ng quality education kung gano'n yung sitwasyon mo? Hindi siya gano'n kadali kasi, di ba? It's ako, not panalo. A simple problem. Panalo ka? Oh, mag-add tayo ng 2 years. Bakit ka panalo dyan? We have to accept the fact na na a big chunk of our economy now depends on the OFWs. Now, yung mga OFWs na yan, kaya pagdating doon sa ibang bansa, ay napakalit ng sweldo dahil kulang yung edukasyon. Dahil hindi nga na-credit o hindi nga nila, kumbaga, ni-recognize yung edukasyon sa Pilipinas. Case in point, ako mismo, nag-aaral ako sa UP ng 1 year. No? Nag-migrate kami sa Australia. Siyempre ako naman, UP, mayabang. Sabi ko, I've already taken 1 year at our state, number one state university in the Philippines. I'm sorry, Mr. Andanar, but you have to repeat 1 more year. Ulit ako 1 year, pare. Iulit ko yung buong college ko. Subali, wala. So sa akin, panalo yan at dapat dagdagan na alam ko maraming problema sa kalidad, pero dapat sabay-sabay na yung pag-ayos ng edukasyon na yan. Dahil marami sa ating mga kababayan, lalo na yung mga OFWs, kumbaga, nagsisacrifice sila. Actually, Marto, speaking of OFWs, now that you mention it, I believe yung goal natin is to be able to provide jobs for all our kababayan, which means eventually mawawala ang mga OFW para hindi tayo mag-brain drain nga. So, I think we should improve the quality of education for people, I mean, internally, para they can find work here. I don't believe na we should improve the quality of education so we can export more people out. Kaya nga yung punto dyan, it depends on who you ask itong questions na ito. Kung mahirap nga yung tatanungin mo, mga labandera, mga driver ng tricycle, ng jeepney, hindi papayag yun dyan. Kukontra yan dahil dagdag baon ngayon, dagdag pamasahe. Ni ngayon nga lang, hindi nalang mga pagtapos ng elementary o high school ang anak nila, dadagdag pa 2 taon. Pero kung yung mga nasa middle class, ipapayag dyan. Lalo mga mayayaman, okay yan. Abay, para maging competitive yung anak nila pag pumunta nga sa abroad, di ba? Mag-apply ng trabaho sa mga internet, mga nakapos sa Amerika, sa Europa. Abay, walang ka-problema. Pero, so, kung titignan mo talaga, abay, talagang yung pag ito ang pinag-usapan ho, depende yan. Kung sino ang kausap mo, at kung lalo nito mga viewers natin, kahit na magpa-survey tayo dito, hati yan. Karamihan ng mga mahirap na ni kababayan, sabihin nila, ayaw nilang
pag-usapan niyang dagdag na 2 taon dahil dagdag na pasaning yan sa gastusin. Pero kung doon sa mga medyo nakakaangat na mga kababayan natin, eh kahit ako, kung ako tatanungin mo, papayag ako ng ganun eh, na additional 2 years para hindi hirap yung bata. Kung sakasakali man pumunta sa abroad yan, aba eh, may laban. At saka hindi kahiya-hiya dahil hindi kulang edukasyon. Tama si Martin, isang maraming example yan. May mga kababayan tayo na nagmamigrate, dala-dala yung anak nila, bumabalik pa nga iba sa high school eh. Binabalik nila sa senior high yung mga anak nila dahil sasabihin ng sa US Department of Education, kulang pag-aaral mo. So, kaya nga. Depende sa... No? Depende kung sino ang kausap mo dyan. Depende. Pero kung tatanungin mo, dahil mas marami yun din sa bansa natin na mahihirap, eh kung silang tatanungin mo, hindi ho papasa yan. Ako ay, patas yung talo ako at panalo. Stick to my guns na in a globalized economy, na kailangan natin maging competitive, whether we are in the Philippines or whether we are outside of the Philippines, eh kailangan talaga may ipag-compete tayo sa ibang bansa na meron na silang plus 2 years. In a perfect world, dapat talaga dagdagan yung education. May point is lang talagang I don't see how we can do this. But hindi muna natin natututukan yung mga batang nasa school ngayon. Yun yung kailangan magsimula siya somewhere. Hindi tayo pwede biglang tumalon dun. Kasi may parang, kumbaga, may prerequisite problems pa tayo na kailangan isolve muna bago tayo pumunta dun sa bigger problem na kulang nga yung years ng ating education. Pagkain muna. Oo. Wala pa nga makain eh. I don't know, supportahan yung bata, something like that. Lahat sila may libro or lahat sila may classroom. Nutriban, ibalik. Nutriban. Nutriban ang kasunod. Di babalik ni Noy-Noy yun, pare. Bakit? Di babalik. Eh, produkto ni Marcos yun eh. Nutriban. Iba yun natin pangalan. Oo, ano? Ban Nutri. Vita Ban. Okay, pagkatapos ng break, magbabasa ako ng mga comments sa ating talo-panalo topic mula sa journalismo wall namin. So, yung mga gustong sumali, pwede pa kayong mag-post. Pwede nyo rin kaming i-text sa 0921-689-9879. Ulitin ko, 0921-689-9879. Abangan din ang police reports. Sige. Mag-asawang nakamotor. Dako! Na hit and run. At pickup truck na minamaneho ng pulis sumalpok sa tindahan ng hardware. So, welcome back sa Sapul. Kanina, bago tayo mag-break, pinag-usapan namin kung sino-sino ba ang talo at panalo sa panukalang dagdagan ng tig-isang taon ang elementary at high school. Ngayon, puntahan naman natin kung ano ang say ng mga kapatid nating citizen journalists tungkol dito. Umabot sa 400 plus ang mga natanggap naming comments sa journalismo wall. At narito ang ilan sa kanila. Unahin natin ang sinabi ni Joey Hinog. Sabi ni Joey, tinatanong niya sa kanyang post kung may natututunan ba ang mga estudyante kung kumakalam ang kanilang mga sikmura, kung sa ilalim ng puno sila magklase at kung wala naman silang sapat na gamit pang eskwela. Yo. Dagdag pa niya, ano ba daw ang magiging epekto nito? Hindi lang sa mga students, kundi pati rin sa mga parents. Dapat daw pag-aralin ito ng mabuti dahil sobra na ang pagdurusa ng mga kababayan nating mahihirap. Para kay Ian Makaraig naman, pabor siya sa ganitong proposal. Sabi kasi niya, kung titingnan daw natin ang curriculum, halos lahat ng bansa, tayo lang ang may pinakamaiksing basic education. Suggestion pa nga niya, di lang dapat magdagdag ng level. Dapat din daw ay ayusin ang pamamalakad sa mga schools para mas maging effective at makinabang ang mga estudyante. A big no-no naman ang sagot ng kapatid nating si Low Loreto sa additional years sa elementary at high school. Ang dapat daw kasi ayusin na lang ang quality ng education, gastos lang daw ito na magiging dagdag pahirap sa mga parents. Pero kung si Edward De La Peña naman ang tatanungin, kailangan talagang magdagdag. Kasi daw, ASEAN standard na ngayon ang 12 years na basic education. Kailangan daw ang willingness natin to sacrifice, pero ang tanong nga lang niya, paano kung mapunta sa wala ang lahat? Okay, at ito pa. Isa pang in favor sa ganitong proposal si Michelle De La Rosa. Sabi niya sa kanyang post, pabor siya dito para matuto ng mabuti ang mga estudyante at para na rin hindi mahuli.